mga kamadam, naririto tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Gusto mo bang swertihin sa buhay gamit ang asin? At syempre, walang iba kundi ang star anise. Bilangin natin ha, meron tayo dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong star anise ang gagamitin natin dahil alam naman natin na ang pito ay lucky, lucky 7. Syempre, kukuha din tayo ng asin. At ilalagay lang natin yung pitong star anise sa ibabaw ng asin. Ganito lang ang pagproseso. Sa paikot lang natin. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Yan! Nakikita mo ba mga kamadam? Bakit ba natin nilagay ang star anise sa asin? Meron po tayong konsepto na ang star anise, swerte sa pagdating sa larangan ng success, abundance, prosperity. Pagkatapos, ginamit pa natin ay pito o seven na piraso ng star anise. Alam naman natin na yung seven, lucky po yan. Para pong kinakalawit natin yung swerte. Pagkatapos, yung asin, tanggal naman ang negative energy. So, ibig sabihin, anumang balakid o hadlang ang dadanasin mo, lahat yan ay kaya mong kalabanin. Lahat yan ay maaari nating talunin. Nasa mindset lang naman natin na nahihirap. Nasa mindset lang naman natin na nahihirapan tayo. Pero pag inalis mo sa mindset mo ang salitang mahirap, pag inalis mo sa mindset mo ang salitang nahihirapan ka, kaya mo maging successful. Bakit? Dahil ikaw mga kamadam, kung ikaw ang palaging nasa mindset mo ay kahirapan, sa palagay mo, makakaahon ka sa kahirapan? Natural, hindi. Dahil yan lagi mong iniisip eh. Pero kung ikaw ang nasa mindset mo, lagi mong sa pag-iisip mo, aasenso ka, yayaman ka, magtatagumpay ka, sa palagay mo, mangyayari sa iyo yan? Natural mga kamadam, mangyayari sa iyo yan dahil yan yung mindset mo. Alam mo kasi tayong mga tao, marami tayong swerteng ginagawa, pero hindi naman natin sinasabuhay. Kombinasyon po kasi yan eh. Eto, ginagawa natin yung pangpaswerte, pero isabuhay din natin. Iganap natin, magsumikap tayo at magkaroon tayo ng goal sa buhay. At isipin natin na kaya nating magtagumpay. Kapag palagi yan ang laman ng mindset mo, panigurado magtatagumpay ka. Pero kung ikaw, ang laging laman ng mindset o isipan mo, lagi mong iniisip na hindi ka na makakaahon sa kahirapan, tingnan mo yung sarili mo. Tatanda ka nga at hindi ka makakaahon sa kahirapan. Kasi yan yung palagi mong tinatatak sa utak mo. Yan yung palagi mong sinasabi sa isip mo. Hindi ba mas maganda kung magkaroon ka ng goal at isipin mo na yung goal mo na yan isang araw ay makukuha mo. Yung goal na yan ay mapagtatagumpayan mo. Yan ang itatak mo sa isip mo. Dahil nakakasigurado ako, kapag yagi yan ang nasa isip mo, kikilos yung katawan mo, magtatrabaho ka, magsusumikap ka hanggang isang araw na abot mo na pala yung pangarap mo. Huwag mong i-down yung mga sarili nyo. Huwag nyong isipin na laging mahirap lang kayo. Huwag nyong nilalang. Huwag nyong sinasabing mahirap ka lang, mahirap ka lang, mahirap ka. Alisin mo sa isip mo yan. Ang isipin mo, yayaman ka, I claim it, yayaman ako. Bakit? Dahil yan ang gusto mong mangyari, yan ang sinasabi mo, yan ang mangyayari sa'yo, yan ang iniisip mo, napaka makapangyarihan ang isip natin. Kung anong iniisip mo, yan yung mangyayari sa'yo. Kaya nga pinagawa kita ngayon ng isang ritual, asin at star anise, dahil ang star anise na yan, napakabilis niyang humatak ng swerte, prosperity and abundance ang ipapasok niyan sa tahanan mo. Pagkatapos, pag nagraramdaman mo na nanghihina ka na, pag nararamdaman mo na nawawalan ka na ng pag-asa, ng hope, pag nararamdaman mo na awang-awa ka na sa sarili mo, kumuha ka ng star anise, amuyin mo lang yan. Bakit ko pinapaamoy sa iyo yung star anise? Dahil pag naamoy mo yung star anise, yung bango niyan, yung aroma niyan,
Papasok sa isip mo yan. Pagkatapos, gaganda yung takbo ng isipan mo. Mawawala na yung awa mo sa sarili mo. Gaganda yung magiging takbo niyan, magiging positibo. Yan ang gusto kong mangyari sa'yo. Gusto ko maging positibo ka. Gusto ko maging maganda ang takbo ng isipan mo para maging maganda rin ang takbo ng pamumuhay mo. Isipin mo kamadam, ha? Isipin mo, kapag ikaw palagi kang naaawa sa sarili mo, lagi mong dinadown yung sarili mo, lagi mong sinasabing hindi mo kaya, anong mangyayari sa'yo? Isa kang talunan. Wala ka ng pag-asa kapag ganyan ang laging nasa isip mo. Pero kapag ang nasa isip mo, kakayanin ko to, kaya ko to, sisikapin kong kayanin to, magsisumikap ako, anong magiging mangyayari sa'yo? Kakayanin mo at lalo kang magtatagumpay. Ganyan dapat. Ako, tinuturuan ko kayo ng ritual at the same time, tinuturuan ko rin kayo na tulungan yung sarili nyo kasi etong ang ritual natin, nagbibigay sa atin ng swerte, pero kung lagi ka lang nag-aabang ng swerte, tatamad-tamad ka, wala rin mangyayari sa'yo. Maaawa ka lang palagi sa sarili mo, kaya sabayan mo yung ritual ng pagkilos, pagsusumikap, pag-iisip ng positibong bagay, sigurado akong may mangyayari sa buhay mo. At pinagawa ko pa sa'yo yung star anise na yan dahil sa tuwing nararamdaman mo na down ka na, amuyin mo lang yan at magkakaroon ka ng positibong isipan. Magiging positibo ang takbo ng pag-iisip mo. At yung mga asin, bakit meron tayo yan? Dahil yan ay nagtatanggal ng negative energy sa loob ng tahanan. Lahat ng negatibong enerhiyang na ibibigay sa loob ng bahay mo, tatanggalin, aalisin niya yan lahat. Magsumikap ka lang. Paniguradong mababago ang takbo ng iyong isipan. Ang asin kasi, nagbibigay din yan ng mga kamalasan, tinatanggal niya, hinihigop niya. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, kapag sobrang daming kamalasan sa tahanan nyo, kahit gaano karami yung asin na yan, kapag sobrang daming kamalasan sa tahanan mo, mapapansin nyo mo, tunaw agad yung asin. Bakit tunaw agad? Kasi ang dami niyang nasipsip na negatibong enerhiya. At kapag natunaw yan, tanggalin mo na agad, palitan mo na agad. Okay? Basta itong pampaswerteng ritual natin, lagi mong tatandaan, pwede mo tong ilagay sa altar. Kung Katoliko ka ha, pero kung hindi naman sa wealth area. Yung wealth area, southeast sector yan matatagpuan. Ganun lang kasimple. Kung Katoliko, ilagay sa altar. Kung ikaw naman ay hindi Katoliko, ilagay mo sa wealth area. Saan yung wealth area? Sa Timog Silangan o sa southeast sector, panigurado, siswertihin ka talaga. Sabayan mo pa ng pagkilos at pagsusumikap, magtatagumpay ka. Tandaan mo, itatak mo sa isip mo mga kamadam na ang ritual ay gabay. Gabay lamang yan para tayo ay umakit ng swerte pero nasa atin pa rin ang mga, nasa ating palad pa rin kung paano tayo lalong magtatagumpay. Okay? Maraming salamat mga kamadam. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!